isa na namang pagsubok ang kakaharapin ni Kiefer Avena at Shiga League Stars sa tapatan nila ng Hsinchu Brave Warriors bukas at sa Linggo. Sa game na ito ay makakatapat ni Kiefer ang isa na namang magaling na gwardyang Hapon. Sino nga ba ang high-scoring Japanese player ng Hsinchu at uubra kaya ang ginawa ni Coach Torres nang malimitahan nila ang point production nila Yuki Togashi ng Chiba Jets at Kosuke Kanemaru ng Shimane? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Medyo naaalarma na ang Shiga League Stars sa mga nangyayari sa kanila lately dahil since nakapagtala ang team na magandang panimula na 6 wins and 2 losses ay apat na sunod-sunod nga ang nakuha nilang mga pagkatalo. Ang pinakahuli nga ay sa kamay ng Shimane Susanoo Magic kung saan may pagkakataon silang maipanalo, ngunit sa 4th quarter na naman nagkatalo kung saan pansin ng lahat na ang pagtatapos ng laban ang nananatiling problema ng League Stars. Sa laban nila kontra sa Hsinchu Brave Warriors this weekend ay hindi isang Pilipino ang matinik nilang makakalaban kahit pa man nasa lineup si Matthew Aquino, kung hindi isa na namang high-scoring Japanese guard. Siya nga ay si Yudai Okada. High-scoring na gwardya itong si Okada na katulad ni Kiefer Avena ay may kakayahang maglaro bilang point guard or shooting guard. May mga averages siyang 19 points at 3.2 assists per game. Mahilig itong tumira sa tres at mayroong mataas na percentage dito at 40.3%. Sa game ng Hsinchu kontra kina 3rd year Avena kung saan tinalo nila ito ay nagtala si Okada ng 23 points at 4 nga dito ay galing sa 3-point area. In comparison sa last game nila Manong Thief ay nagtala nga siya ng 14 points at di nga siya nakabuslo ng tres, ngunit nagtala naman siya ng 6 na assist kumpara sa 3 ni Okada. Kaya naman inaasahang magiging magandang matchup ito para kay Kiefer Avena dahil hindi halos nagkakalayo ang height nilang dalawa at ang kanilang mga pangangatawan. Ang kanilang contribution at leadership sa kani-kanilang mga teams ay mahalaga din, kaya naman susubukan ni Coach Torres na maulit na limitahan ang point production ni Okada gaya ng ginawa nila kay Yuki Togashi noong game 2 nila kontra Chiba Jets kung saan hindi nila pinascore ang pinakamagaling na point guard ng Japan. Ganon din ang ginawa nila kay Kosuke Kanemaru ng Shimane nang limitahan nila ito ng 6 na puntos lamang. Lahat ng iyan ay dahil sa pag-experiment ni Coach Torres sa kanilang depensa na una nilang ginawa sa laban nila kontra Albert Tokyo sa Emperor's Cup. Ang masama lang dito guys ay kahit na nalimitahan nila ang mga high-scoring players ng kanilang mga kalaban ay pare-parehas nga ang naging resulta. Natalo nga sila sa mga laban na yan dahil lang kaya sila ay nasa 4-game losing streak. Let's see guys kung parehas pa rin ang game plan nila pagdating sa depensa gaya ng mga laban nila kontra Chiba Jets at Shimane Susanoo Magic kung saan nagpakita sila ng iba't ibang klase ng depensa, kabilang na dyan ang box 1 defense. Naging effective naman ito at this time surely ang target naman nila ay si Yudai Okada na isa sa mga primary source ng opensa ng Hsinchu, kaya naman hindi malayong ulitin nila ang ganitong defensive ploy. Well, kasabay sana niyan ay masolusyonan na nila ang kanilang endgame dahil sa kanilang 4 na sunod-sunod na talo ay sa 4th quarter lahat nagkakatalo. At para naman kay Manong Thief ay maipagpatuloy sana niya ang magandang laro niya lately at patuloy na pangunahan ng Shiga League Stars.